Itinutulak ng ilang senador na gantihan na ng water cannon ang pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Pero hindi naman paboro dyan ang Philippine Coast Guard. Nasa front line ng balitang yan, si Camille Samonte. Napinsala ang mga barko ng Pilipinas matapos banggain at bombahan ng tubig ng mga barko ng China noong Martes. Kaya para sa ilang senador, dapat nang gumanti ng Pilipinas sa pangwa-water cannon ng mga barko ng China. Ayon kay Senator Coco Pimentel, kailangan na raw lagyan ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas. Ganti lang daw ito sa mga nanghihimasok sa ating soberanya at exclusive economic zone. Dagdag pa ni Pimentel, dapat maging standard equipment na ito sa Coast Guard vessels. Para kay Senator Francis Tolentino na may akda ng Maritime Zones Bill, kaya naman itong gawin ng PCG. Meron din daw water cannon ang ilang barko ng Pilipinas. Pero kailangan daw hintayin muna ang go signal ni Pangulong Bongbong Marcos sa paggamit ng water cannon. If we're going to pivot to something that drastic, siguro dapat may presidential approval din yan. Para na sa ganun, alam natin din yung diplomatic responses, alam din natin yung other consequences. So yung sa kabila, yung sa China, ano yan state action na yan. May approval na yan ng Southern Theater Command, may approval na yan hanggang sa pinakamataas nilang politburo. Hindi yung decision lang ng commander ng vessel nila. Dagdag pa ni Tolentino, dapat mas palakasin pa ang depensa ng bansa. Muli rin niyang binuhay ang ideyang ibalik ang mandatory ROTC, lalo ngayong may ilang Chinese research vessel na naispatan sa Catanduanes at iba pang bahagi ng dagat na sakop ng Pilipinas. Interesado sila doon kasi the Philippine rice is rich, the seabed is rich in untapped minerals, both living and non-living marine resources. So kailangan talagang palakasin natin yung ating military capability. Hindi naman pabor ang Philippine Coast Guard sa mungkahing gantihan din natin ng water cannon ang mga barko ng China. The guidance of the President is very clear. We should not be provoked of all those bullying activities of China. We're still going to deal with them professionally. And if we're going to use our water cannon, ano na lang ang difference natin sa kanila? Wala pang tugon ang palasyo sa ideyang magbigay ng basbas si Pangulong Bongbong Marcos sa paggamit ng water cannon. Pero nauna nang sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na patuloy silang kikilos ng mapayapa at responsable sa pinag-aagawang teritoryo. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.